Glory to you, O Lord. Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him, saying, God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you. He turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You're thinking not as God does, but as human beings do. Then Jesus said to his disciples, Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay all according to his conduct. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, magandang umaga po sa inyo. Pakibati naman natin ng good morning ang mga kasama natin na nagsisimba. We acknowledge the presence of the CFC, Couples for Christ, ano ho. We also acknowledge the presence of another CFC, mga Children for Christ, yan, mga young ones and the ones young. Biro lang po, no? Minsan daw, may dalawang mag-best friend. Matalik na magkaibigan sila. Gaano sila katalik magkaibigan? Hindi mo sila may paghihiwalay. Mula elementarya hanggang high school, magkasama sila sa eskwelahan. And now that they graduated in high school, sila'y magkokolehiyo na doon sa Maynila. And guess what? Pareho ng university. Pareho ng eskwelahan nakapasukan. Talaga nga namang mag-best friend sila. Ngayon, pumunta sila sa Maynila bago pasukan, humanap po ng matitirhan doon sa Maynila para hindi po umuwi every now and then. Nung nakakita sila ng apartment, nakita nila ay hindi lamang two-story, talagang mataas. Maraming palapag itong apartment na kanilang nakuha. By the way, ito pong dalawang magkaibigan ay masasabi nating mataba ang kanilang pangangatawan, no? Healthy po sila, healthy. Itong isa sa mga magkaibigan, agad-agad pinili niyang kwarto doon sa ground floor. And perhaps you know the reason why, no? Pinili niya agad isang kwarto doon sa apartment na hindi na siya mapapagod, hindi na siya aakyat. Pagdating doon na siya sa bungad ng kanyang kwarto. Sabi niya sa kanyang kaibigan, Kamulalan mo? O tayo mo kupekya po, san? Tambing kong kinangwang kwarto, kening lalam. O di ka naman, pekakatas-katas mo. Ito po kasing kanyang kaibigan, ang piniling kwarto ba naman ay nasa 10th floor pa. Pang 10 palapag pa. Sabi niya, kamulalan mo nga na. Sumapayamin mo ang kaluguran, kamulalan nga na. Then, dapat ginaya mo na lang ako. Hindi na ako mapapagod.
hindi na ako ma-hassle sa pag-akyat at pagbaba. Eh, kamalas-malasan po, yung napuntahan nila, walang elevator. No choice but to use the staircase. Ngayon, itong dalawang magkaibigan na mag-best friend na to, natapos po sa kurso na kanilang kinuha. Magpapapicture na sila for graduation. Isa lang ang napansin ng kanilang mga pamilya, kamag-anak at mga kaklase. Iisa lang ang observation nila sa dalawang magkaibigan. Hindi na sila parehong mataba. Ito pong pumili ng kwarto sa baba. Aba, dumobli pa. Lino, buya palalo. Pero, yung kanyang kaibigan na nandun pa sa 10th floor. Anong nangyari? Anong nangyari? Porkit nasa 10th floor, papayat? Paano kung nag-order lagi? Siya po'y pumaya? No? Aba, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng confrontation ang magkaibigan at ang sabi nitong payat, oh, ninong mula lang yan eh. Sino ka ngayon? Oh. You know, sometimes, we have the attitude of the first friend. Yung kung minsan, konting hirap, konting perwisyo, konting abala, konting sakripisyo, umaayaw at umaaray na tayo. To the point that at times, we are blinded of the possible good result that might happen in entering into that suffering and pain. Kung minsan, kaugali natin, ka-perspective natin, itong unang kaibigan, ang tingin natin sa lahat ng mga paghihirap ay perwisyo. Ang tingin natin sa lahat ng abala ay problema. Nothing good will come out of pain and suffering. Kamulalan mo. At pinili mo pa mumukyat king kapulong palapag ng building. What good will that benefit you? Rarely do we have the attitude of the second friend. Alam niyang mahirap. Alam niyang araw-araw sa pagpapawisan sa pagpanik-panaog sa 10th floor. Ngunit alam niya at malinaw sa kanya that is the only way na habang nag-aaral siya ay nakapag-e-exercise din siya at the same time. The problem is, at times, we are blinded of a possible good result that may come out of pain and suffering because we immediately dismiss and escape and excuse ourselves from pain and suffering. Palupa tayo itamu muna ng kaluguran. Dito na lang sa madali, dito na lang sa komportable. And you'll be surprised, you'll end up destroying yourself for not trying, from not embracing pain and suffering at that very moment. My dear brothers and sisters, in today's gospel reading, you'll be surprised, Peter was called by Jesus, Satan. Binansagan siya, tinawag ni Jesus na Satanas. Why? Because the context of that is, Jesus was already predicting and orienting his disciples that he has to suffer. His faith involves suffering, crucifixion, and death. Maaga pa lang
ipinapaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ito yung tadhana niya. Tadhana na siya ay pahihirapan. Siya'y ipapako sa krus. Nakatadhana siyang patayin. And after 3 days, He will rise from the dead. This is the mission of Jesus. This is the fate, the destiny of Jesus. It is the destiny of the cross, the way of pain and suffering. At ito'y hindi niya pwedeng iwasan, hindi niya pwedeng iwanan. Apparently, Peter was so overprotective of Jesus. Yung overprotective na wala na ho sa lugar. And so, Peter told Jesus, "God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you." Eh, nasana paboran ng Diyos na malyari kaya kayang Ginoo nga, no? Huwag po sanang mangyayari sa inyo ang napakasakit at napakahirap na bagay na yan. That's the moment when Jesus called Peter, "Get behind me, Satan. You are an obstacle to me." Peter was like the other friend in the story. Ang tingin ni Pedro sa pagkapako sa krus ay iskandalo. Ang panonood ni Pedro sa kamatayan ni Jesus is a problem, not a means toward an end. Ang tingin ni Pedro sa kamatayan ni Jesus na kanyang sinasabi sa kanila ay isang kamatayan na hindi naman magbubunga ng isang bagay na mabuti. That is what Satan is doing when he tempts us, isn't it? Ganyan po tayong tinutukso ni Satanas. Hindi niya ipapakita lahat. Hindi niya ipapakita sa atin ang buong istorya. That's why in the book of Genesis, the first book of the Bible, when the serpent tempted our first parents, ano sabi nung ahas? "Naku, hindi totoo yan. Binabawalan kayo ng Diyos na kumuha at kumain dito sa ipinagbabawal na bunga ng prutas na ito. Because the moment you eat from that fruit, your eyes will be open and you will be like God." Yan ang tukso ng ahas. Pero, ang hindi pinakita ng ahas ng serpent ay ito. The moment they eat of that fruit, sin will enter humanity and suffering, human suffering, will exist. Just like Peter, ang nakita lamang niya ay paghihirap ni Jesus, siya'y naging bulag na ang paghihirap ni Jesus ay magdadala patungo sa kaligtasan. And he wanted to prevent Jesus and to stop him from suffering crucifixion and death. My dear brothers and sisters, our gospel is telling us today, as Christians, our goal is not to seek and find for protection from pain and suffering. Our aim, our goal is not to find protection or even exemption from pain and suffering. As true Christians, our true goal is to find persistence and courage in the midst of pain and suffering. Sa makatuwid, bilang mga Kristiyano, ang habol natin, hindi alisin ng Diyos ang krus natin. Ano dapat ang ating ipagdasal? Hindi alisin ng Diyos ang krus. Ang ipagdasal mo, humingi ka ng pasensya, syaga, lakas ng loob, upang pasanin ang krus. It is not protection, not exemption from the cross, but patience, courage, and faith to bear our crosses daily,
faithfully, patiently, persistently. Sana po, sa misang ito, the Sunday, we reflect on this. Sana, we don't automatically and immediately shun away from pain and suffering. Nang minsan, ating kasakitan ang makakayap. Ating palang kasakitan ang magdalang kayapan. Minsan daw, merong isang overprotective na parent. So sobrang pagka-overprotective daw niya, dahil uniko-iho lang ang kanyang anak, nag-iisa, wala nang iba, maselan siya sa kanyang anak. Ayaw po niyang magasgasan ang balat, ang kutis ng kanyang anak. Ayaw niyang madapa. Ayaw niyang masugatan. Anong ginawa nitong overprotective na nanay? Binawal niyang makipaglaro ang kanyang anak. Ayaw niyang magkasakit. Ayaw niyang magkabulutong. Ayaw niyang mahawaan ng virus at kaya ng pamang disease. Anong ginawa nitong nanay? Binawalan lumabas ng bahay ang anak. Ayaw niyang maloko. Ayaw niyang magka-girlfriend ng maaga. Ayaw niyang malulong sa bisyo. Ayaw niyang mabad influence sa mga masamang kaibigan at kaklase. Anong ginawa ng nanay? Hindi pinapasok sa eskwela yung bata. Instead, nag-invite ng teacher doon. Homeschooling ang ginawa. To the parents among you here, sa palagay po ba ninyo'y nakabuti sa kanyang anak ang kanyang ginawa? Kayo po. But the story ended this way. Paglaki daw ng bata, konting alikabok lang ang masinghot, nag-aasma na. Tatlong patak pa lang ng ambon, nilalagnat na. Hindi kasi na-expose sa labas. Paglaki daw ng bata, may issue on self-confidence. Hindi makapag-build ng friendly relationship with other people. Palibhasay, hindi natutong magkaroon ng kaibigan ng bata. Sometimes, preventing pain and suffering is what truly spoils and corrupts us. My dear brothers and sisters, in this Mass, let us ask the Lord the grace to have patience and courage as we bear faithfully and persistently our cross in life. Amen. We all rise as we